ka sa akin. May leukemia siya. Paano naman ako nakakasiguro ng anak mo nga siya? Eh, bayaran kang babae. Patawarin mo ko. Pinuntahan ko si Antonio. Kung totoo anak ko si Kara, gusto ko siyang tulungan. Gusto ko ng DNA test. At kapag napatunayan ko anak ko siya, gusto ko siyang mapunta sa akin. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi dapat tayo magpadala sa emosyon natin. Kailangan natin ipag-usapan ng maayos. Kaibigan ko kasi, aalis na siya ngayon. Di man lang nakapagpaalam. Bakit tayo mapuntahan? Ikaw magpalit kaya tayo? Hindi pwede. Ako nang bahala. Alam mo na nga may sakit yung kapatid mo. Ipapahamak mo pa? Kara na lang ang laging tama. Simula nung nagkasakit ka, naging pabigat ka na lang sa amin. Ayoko na sa'yo. Sabi tama na! Sarah, ang ginagawa mo dyan? Uy, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo, tulo na uhog mo. Umalis ka na nga! Baka makita pa tayo ni Kuya. Sabihin nun, pinaiyak kita. Pingutin pa ako sa tingi. Bakit ba? Sarah kasi, nagalitan na naman ako ni Mama dahil sa kanya. Oo. Hindi ba dapat intindihan mo na lang si Kara? Kaya masakit siya? Kasalanan ko ba yun? Simula nung nagkasakit si Kara, parang siya na lang yung anak! Sarah, magkapatid kayo. Hindi ba dapat ang magkapatid? Ang tutulungan? Parang kami ni Kuya. Bakit mo ba ako kinakausap? Kung sisermonan mo lang pala ako. Labo. Anong isipin yung sinabi ni Sarah? Pero Ninong, tama po si Sarah, di ba? Na nahihirapan sila sa akin. Pati po kayo. Hindi kami nahihirapan. Kung may nahihirapan dito, ikaw yun dahil sa kalagayan mo. Kaya kailangan magpagaling ka. Ha? Sige na. Ngiti na ang maganda kong inaama. Paano po kung mangingiti? Ano tatakot po kung lumala yung sakit ko? Kung may taong nahihirapan sa paligid ko? Nina? Alam niyo po ba, kung kaya ko lahat, gagawin ko para hindi mahirapan ang pamilya ko. Anak? Uy. Anak, yung nangyari kanina, hindi kami galit sa'yo, ha? Eh, bakit yung po ko pinapagalitan? Kasi, anak, mahal ka namin. Gusto lang namin ituwid yung mga pagkakamali mo. Si Karaga po yung may sakit. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi po ko nahihirapan. Alam ko, anak, alam ko. Kaya nga, hinihiling ako sa'yo. Sana lawakan mo yung pasensya mo at pag-unawa mo. Nahihirapan ang buong pamilya sa sitwasyon natin ngayon eh. Na, kung may pagkukulang man kami ng papa mo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka namin mahal. Na mas mahal namin si Kara sa'yo. Pantay ang pagmamahal namin sa inyong dalawa. Pantay ang lang. Pwede bang bumawi si Mama sa'yo? Di ba malapit na ang birthday ninyo ni Kara? Gusto mo mag-celebrate tayo? Kahit pa paano, maghahanda ako. Gusto mo yun eh. Bibili tayo ng cake at spaghetti. Gusto mo, di ba? Salamat ha. Lalabas na kasi si Kara sa ospital eh. Pasensya ka na, Ismael ha. Pero huli na yan. Oh, naiintindihan ko naman eh. Kumaga lala, babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Tsaka baka may kakilala kang naghahanap ng tao. Kahit ano, papasukan ko. I-recommendan mo na lang ako. Pagdagdag kita rin yun. Oh, sige. Papaalam ko sa'yo. Salamat. Salamat naman. I-ayos yun na yung ano. I-tayo yung para may... Pwede lang na ako na lang magkasakit Kara para hindi na kita nakikitang nahihirapan. Pero kahit na anong gawin ko, hindi sapat. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo, anak, at ipilit na iligtas ka dahil alam ko na hindi ako ang makakapagligtas sa'yo.
Buhay mo nakasalalay. Kailangan kong gumawa ng desisyon, kahit na mahirap, para mabuhay ka. Sige, sir. Nagkulay lang ako sa kotse, ha? Date kita. Okay, thank you. Antonio. Sino ka? Ako si Ismael. Ako yung asawa ni Laura. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako pumunta dito para manggulo. Dito ako para pag-usapan ang sitwasyon. Sinabi ko na kay Laura ang decision ko. Gusto ko makasiguro na anak ko si Kara. Alam ko gusto mo ng patunay. Mayaman ka, di ba? Yan ang buhok ni Kara. Yan ang magpapatunay na may anak nga kay Laura. Maring ikaw nga ang tatay niya. Pero kailangan mo pa rin patunayan na pwede kang maging mabuting ama sa kanya. Huwag mo siyang ilayo sa mga taong mahal niya. Huwag mo siyang ipagkait sa amin. Si Laura nagkait-sakit sa kanya. Dahil akala niya yun ang tamang desisyon sa mga panahon na yun. Sana gawin mo rin yung tama. Dito mo ako matatawagan. Pero bago ko umalis, gusto ko malaman mo na napakabuting bata ang anak mo. Hindi perang habol namin, kundi ang mabuhay si Kara. Wala akong hihingin sa'yo, kundi buhayin siya. Pagkatapos nun, tingin na namin guguluhin. Sana magpakalalaki ka. Itama mo mga mali mo. Harapin mo yung mga responsibilidad mo. At tuktungan ang buhay ng anak mo. Kamusta kayo? Yan. Naiuwi na namin si Kara. Ginabi ka yata. Saan ka ba nang galing? Sa Maynila. Anong ginawa mo dun? Kinausap ko si Antonio. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi sa kanya, gawin niya yung tama. Kung totoong gusto niya maging ama ni Kara, huwag siya ilayo sa atin. Eh, paano kung hindi siya pumayag? Ayoko mawala sa akin ng mga anak ko. Hahanap tayo ng ibang paraan. Anong ibang paraan? Di ba kaya nga tayo lumapit kay Antonio dahil wala nang ibang paraan? Di ba? Kaya tayo lumapit sa kanya at sinabi natin sa kanya na anak niya si Kara dahil wala na tayong ibang paraan. Siya lang ang may kakayahan para buhayin si Kara. Mama? May ba kaming papa? Anak, hindi kayo yung totoo naming tatay? Papa mo siya. Alam mo kung gaano kakamahal ng papa mo, di ba? Pero may iba kaming tatay. Sino siya? Antonio ang pangalan niya. At ipinagbubuntis ko kayo ng pakasalan ako ng papa mo. Anak, hindi ko alam kung paano ko papaintindi sa'yo to, pero walang araw na dumaan inisip ni Ishmael na hindi niya kayo mahal. Pero bakit hindi namin nakilala yung totoo naming tatay? Meron siyang ibang pamilya. Ibig sabihin po nun, number two lang po kami? Saan mo natutunan yan? Sa kaibigan ko po. Kahit kailan, hindi tayo naging number two. Ma,
papa mo. At yung tatay mo, mayaman siya. Pero kahit nasa kanya na lahat na kayamanan sa mundo, kayo naman ni Sarah ang natatanging kayamanan namin ng papa mo. Eh, pero si Sarah po, hindi pa po ba natin papaalam sa kanya? Hindi, hindi. Hindi po pwede sabihin kay Sarah na. Eh, bakit po? Dahil baka kunin niya kayo sa amin eh. Sige na anak, ayoko mawala kayo sa akin. Kahit kung maaari, tayo lang sanang tatlo nakakaalam. Tayo lang ng papa mo, pwede ba yun? Sorry sa'yo. Alam ko namang nahihirapan ka na dahil sa'kin. Nagtitiis ka dahil sa'kin. Eh ano pa bang magagawa natin? May sakit ka eh. Kailangan talagang magtiis. Kahit na ako yung nagpapahamag at nakakalimutan. Alam nga naman pabayaan ka namin. Sarah, kapag ba nawala ako, magiging masaya ka? Magpahinga ka na nga. Kagagaling mo lang ng ospital eh. Kalalo ka pang magkasakit. Papa, ano pong ginagawa niyo? Kumuha ako ng mga bakal na inapon na. Pwede natin ibenta to, anak. Si Sarah. Nakaninang itoy po. Umihiram lang po ng costume. Papa, magpahinga muna po kayo. Huwag mo ko intindihan, anak. Bulag to. Madali lang naman to eh. Nakakatulong sa atin yung pagbenta ng bakal. Para po panggamot ko. Kaya niyo po yung ginagawa. Anak, walang magbabago. Gagawin pa rin ni Papa ang lahat para gumaling ka. Papa, alam ko pong nahihirapan kayo. Pati po si Mama, si Sarah. Nahihirapan po kayo dahil sa akin. Nahihirapan? Hindi. Walang mahirap kumpara sa iyo, anak. Salamat po, Papa. Para saan? Dahil sa pagmamahal niyo sa amin ni Sarah. Anak ko kayo. Walang kahit na anong katotohanan ang magbabago nun. Papa, gusto ko pong makilala yung totoo kong tatay. Bakit? Papa, mahal na mahal ko po kayo. Pero ayoko pong mahirapan kayo nila Mama eh. Pati po si Sarah. Alam ko po kahit yung kinakain nyo, binibigay nyo para mapagumot lang po ako. Anak, huwag mo sasabihin yan. Dahil kami, ginagawa namin ang lahat. At gusto namin gumaling ka dahil mahal ka namin. Titiisin namin kahit ano para sa ikabubuti mo. Pero hindi niyo po kailangan magtiis. Ayoko po maging pabigat sa inyo. Gusto ko lang pong mabuhay. Pero mas gusto ko po yung buhay niyo maging masaya.
Kung kaya po ng tatay ko na ipagamot po ako, sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makilala siya. Paano kung kunin ka niya? Kung yun po yung paraan para gumaling po ako, sasama po ako. Ayan, naputol na naman. Ano lang gagamitin ko? Sara, sa'yo na lang to. Hindi, kailangan mo pa yan pag gumaling ka. Tsaka baka makita tayo nila mama at papa na binibigay mo sa akin yan. Baka mapagalitan na naman nila ako nun eh. Huwag ka mag-alala, Sara. Hindi ka na maghihirap dahil sa akin. Anong ibig mong sabihin? Saglit lang, ha? Sara, para sa'yo to. Diba sabi ko sa'yo noon, lahat ng drawing ko magkakatotoo, malang araw? Diba? Laura. Oo. Oh. Yeah. Bakit? Si Antonia yung tumawag. Anong sabi niya? Papagamot niya daw si Kara. Hindi pa rin nagbabago isip niya. Gusto niya mapunta sa kanya si Kara. Papa, ang ganda dito! Ang laki pala dito! Ngayon ko lang ito nakita. Papa, bakit po? Ma. Teka. Naalala mo yung wish mo dati? Na sana hindi na mahirapan si mama mo tsaka si Sara. Makikita ko na po yung tatay ko? Hmm? Salamat po, Papa, Mama. Patawarin mo ko, anak. Kaya ko nga lang sana na maipagamot ka. Bigo ako, binong tatay mo. Pero tinuring niyo po kung totoong yung anak. Ikaw po yung the best papa sa buong mundo eh. Papa, huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo po, ha? Ako po may gusto nito. Hmm? Nandiyan pa naman po si Sara, di ba po? Siya po yung magpapasaya sa inyo. Hindi ko alam, ano maging masaya nang wala ka na. Ma. Hindi ko kaya.
Mama? Isipin nyo, gagaling ako. Gagaling ako ba? Isipin nyo yun. Makinig ka sa akin. Huwag. Huwag. Sasabihin, tatagbuan ng puti sa akin. Bakit po? Natakot lang si nanay na baka pati si Zara kunin niya. Sigurado kasi gugustuhin niya makilala yan at kakampan mo. Ha? Apo. Huwag na huwag mong kakalimutan. Na mahal. Na mahal. Kani nanay, ha? Apo. Mama, mahal na mahal din po kita. Alam ko, anak, alam ko. Lalaban ka. Opo. Lalaban ka para sa amin. Lalaban ka para sa kakambal mo. Opo. Kapag nagyari po yun, magkakasama po ulit tayo, ha? Huwag na po kayo umiyak. Ma. Ma. Ano ko? Huwag na. Oh,